Magsiawitan na mayan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tupasin, upang siya ay magkabiling mapag-irog na Diyos natin. Ayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sundinay na, dakilang biyayang pangako. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkalo mo ngayong siya'y pinararangalan na umulad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran. At maitampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Agio. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario ng Persya, ng unang araw ng ika-anim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Agio. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Siltiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Hosadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita, sa pamamagitan ni Propeta Agio, maganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag
ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangampapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun na balita ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Naggulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta nung una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa paggunita natin kay San Padre Pio, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Patuloy pong mga nagpaparating ng mensahe para sa kanilang mahal sa buhay. Maraming agam-agam pag-aalala sa kalagayan, kapakanan ng kanilang mahal sa buhay. Ngayong ginugunita natin si San Padre Pio, si San Pio ng Pietrelcina, milagrosong santo, pinapaubaya natin sa Diyos, sa milagroso, mapaghimalang intersesyon ni San Padre Pio. Si San Padre Pio, sa kanyang katawan,
pinagkalooban siya ng tinatawag na stigmata. Ang mga sugat ng Panginoon sa pag-aalay niya ng buhay, sugat sa kamay, pinako ang kamay ni Jesus sa krus, pinagkalooban kay San Padre Pio itong pagkakaloob na ito, biyayang ito, para makita sa katawan ni San Padre Pio ang nangyari sa Panginoon, ang kanyang pakikisa sa kahirapan, pagbabata ng hirap para sa ating kaligtasan, sapagkat si Jesus matagal na. Marami ang ika nga sa dantaong ito o nung nakalipas, nabuhay si San Padre Pio, at marami tayong mga kwento na tumulong si San Padre Pio kung kani-kaninong tao. Sinabi niya, ako lamang, nais ko lamang na maging isang pobreng praile na nagdadasal. Nais ko lamang maging pobreng praile na nagdadasal. At yung lagi niyang sinasabi, magdasal, umasa, at huwag kang mag-alala. Tayong mga aburido, mga maraming pinagkakaabalahan, ang payo, payong espiritual ni San Padre Pio, magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Magdasal, umasa, at huwag kang mag-alala. Yan po ang mga kataga ni San Padre Pio para sa atin. Ang ating unang pagbasa, pumapasok po tayo sa panibagong aklat sa Lumang Tipan. Aklat ni Ageo. Aklat ni Ageo, kasi sinusundan natin yung kasaysayan na pinahintulutan ng bumalik ang Israelita sa kanilang bayan pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. At sila'y tatayo na ng kanilang mga bahay na nasira at itatayo nila ang templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Sinabi ni Ageo, kumuha kayo ng kahoy, tapusin natin, pagtiyagaan natin, maging masipag tayo sa pagtatayo. Muli natin itayo itong templo ng Panginoon para makasamba tayo sa Kanya at maging tapat sa Kanya. Yan ang panawagan ni Ageo. Propet ng Ageo sa ating Ebanghelyo naman ayon kay San Lucas, ibang perspektibo naman. Perspektibo ni Herodes. Herodes Antipas, na siya ang nagpapatay sa ating patron Juan Bautista. Sinabi niya, si Juan Bautista na aking pinugutan ng ulo. Ito, masamang tao ito, ha? Masamang tao. Ano yung mga naririnig ko? Kasi makikita natin yung popularidad ni Jesus. Pinag-uusapan ng mga tao. Sabi si Juan Bautista, siya na muling nabuhay. Si Elias o isa sa mga propeta. Pinapatay niya. Pinugutan niya yung si Juan Bautista. Sino ito? At ito yung huling versikulo ng ating Ebanghelyo. Nais niyang makita si Jesus. Nais niyang makita. Bakit? Mga kababalaghan, mga mirakulo, mga himala na ginagawa ni Jesus. Balitang-balita si Jesus, gusto niyang makita para sa kanyang sarili. Ito yung sa perspektiba ng isang taong masama. At ito'y namamangha siya kay Jesus. Mabalik tayo sa kay San Padre Pio. Milagroso. Marami na pong mga mirakulo na ginawa si San Padre Pio sa maraming tao sa iba't ibang lugar, sa mga malalayo. Tinawag lamang ang kanyang pangalan, San Padre Pio, tulungan mo ako, ipanalangin mo ako. Marami po tayo.
Grabe na po ang sitwasyon ng marami, kung hindi lahat. Tulungan tayo ni San Padre Pio na bigyan tayo ng hinihintay nating milagro sa ating buhay. Tayo humihingi tayo sa sitwasyon natin. Di po ba? Bawat isa, iba't ibang anyo, pero iisa tayo na kailangan natin ng tulong. Yun lang po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Padre Pio, nawa po, huwag po natin tularan si Herodes. Kilalanin natin si Jesus na sa pamamagitan ng himala, kababalaghan, mirakulo, ito ang tanda na tayo'y inaalagaan ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sama upang magwagi ang kabutihan. Tugon po natin, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay at makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo nang iyong kabutihan ay patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagkahanda ng nanay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay dugom at katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimla. Ang alak at tinapay ay bebendisyon na. Aniyo'y magiging tunay dugom at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang inialay ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan, nakapagdulot sa amin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat na pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Pio ng Pietrelcina, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Because I'm weak, stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, to bewitch me, to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this light of exile. Stay with me, my Jesus,
in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibayin nawa at pagibayuhin ang paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagib sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nung lahati na dyan sa langit na nanalig kami, ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo, makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala din ang mga pangako nila sa noon sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nimundwalhagi ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, walhati ka namin.